It is of paramount importance that we have a joint procurement of gas so that we avoid to outbid each other, but that we have a collective bargaining power. Sa ngayon, tila lumalawak na ngayon ang hidwaan sa European Unity. At kung tatanungin mo naman kung sino ang nasa gitna ng lahat, ito ang bansang Germany ang may pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Sa ngayon kasi, ipinakita ng German Chancellor na si Olaf Scholz ang kanyang 200 billion euro defensive shield at ipinakita niya ito noong September. Ginawa niya ito upang iligtas na din ang kanyang bansa mula sa astronomically high energy prices na kung saan hindi bumababa ng maayos sa ibang mga bansa. Ang Hungary, Poland at Lithuania naman ay nagpahayag ng pagkawalang bahala sa Berlin para sa pagsosolo nito sa oras ng isang krisis na may global consequences. Ang pagsalaki ng Russia sa Ukraine ay nangangahulugan na ang mga supply sa Europa ay sumasailalim sa matinding pressure. At habang kinikilala ng European Union ang krisis, pinatataas pa nito ang mga sanction sa Moscow para parusahan ito sa nangyayari ngayon sa Ukraine. At ang galaw na lang ito ay tila talaga nagbumirang dahil na din lalo pang tumaas ang presyo ng enerhiya at kuryente. At bilang bahagi na din ng pinsala, ang mga pinuno ng Europa ay nagsama-sama sa Prague noong Friday upang talakayin ang isang magkasanib na plano ng pagkilos upang mapababa ang mga gastos sa kuryente. Sinabi mismo ni Olaf Scholz ng Germany na habang inilalantad nito ang mga package prices, kailangan itong bumaba at talagang gagawin ng government ang lahat ng kanilang makakaya. At sa mga nangyayaring ito, talagang nag-set up kami ng malaking defensive shield. Dagdag pa dito, inilabas din niya ang $194 billion package na tatakbo sa susunod na 2 taon. Sa ilalim nito, maglalagay ang government ng price cap sa gas at kuryente na kung saan tutulong sa kanila na makayanan ang mataas sa presyo. Inalis din ito ang mataas na pinagtatalo ng surcharge sa mga singil ng kuryente at itaguyod ang pagpapalawak ng renewable energy locally. Habang ang mga pinuno sa iba't ibang bansa ay naging positibo sa mga pag-uusap patungo sa tamang direksyon, marami rin ang pumunta sa forum para i-highlight ang solong pagkilos ng Germany. Sinabi mismo ng outgoing Prime Minister niya si Mario Draghi na hindi natin mahahati ang ating sarili ayon sa isang silid ng pananalapi at para kumilos kailangan natin ng pagkakaisa. Sinabi din mismo ng Prime Minister ng Poland na makakasira ito sa merkado ng Europa. Sinabi niya mismo na siya ay tiyak na laban sa anumang mga pagtatangka upang sirain ang European internal market. At ang damage na ito ay mangyayari kung ang German government ay magsosolo kasama ang kanilang company. Ang pinakamataas na gagawin sa harap ng EU ay tiyak na ito, ang pagkuha ng lahat ng mga bansa sa isang direksyon. Ang mga bansang may iba't ibang pangangailangan sa energy at higit sa lahat, iba't ibang lakas at kahinaan sa pananalapi. Ang diskarte ng Germany ngayon ay talagang nagbigay ng pagkabahala sa ibang mga bansa. Sinabi mismo ni politiko na kapag ang pamahalaan ay nasa ilalim ng pressure, gagawin talaga nila ang kanilang makakaya. Subalit meron itong mga limitasyon at malinaw na hindi lahat ng member ng Estado ay makakasunod dito. Dagdag pa dito, ang 200 billion euro package ng Germany ay nasa ilalim din ng scanner internally. At sa nangyaring ito, talagang pinuna ng federal audit ang government ito sa pagtatambak ng utang para pondohan ng subsidy. Sa ibang update naman, alam naman natin na ang Russia ang nagmamay-ari at nag-ooperate ng mga pipeline sa Nord Stream. Malakas itong sinusuportahan ng buong European continent gamit ang kanilang 2 malaking pipeline. Kaya naman noong nakaraang buwan nang sumabog ang 2 pipeline ng Nord Stream, talagang galit na galit ang Russia. Dagdag pa dito ang mga bansa sa Europa, Estados Unidos at lahat ng taga-suporta ng Ukraine ay sinisisi ang Russia sa pagpapasabog ng kanilang sariling pipeline. Iniligay din ng Moscow ang sisi sa kanluran, particular na ang Estados Unidos at United Kingdom. At ngayong gusto ng Russia na maging bahagi ng multi-nation investigation na isinasagawa, patuloy silang hinaharangan ng kanluran at hindi sila pinapayagang lumahok sa pagsisiyasat. Kaya naman mayroong isang sitwasyon na kung saan ang bansang inakusahan ng pagpapasabog ng sarili nitong pipeline ay nag-aalok ng tulong sa investigation. At halos sinasabing walang investigation ang mabubunyag kung hindi sila lalahok dito. Sa ngayon ang mga bansang itinuturo ang Russia ay pinipigilang sumali sa investigation. At ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Ngayong Linggo, sinabi ng mga operator ng Nord Stream na hindi nila magagawang suriin ang nasirang section dahil na din sa mga restriction na ipinataw ng Danish at Swedish authority. Mabilis itong binigyan ng visa dahil ang mga operator ng pipeline ay hindi pinayagang magsuri sa lugar ng pagsabog. Ang parehong bansa na ito ay talagang nahiulat na inarangan mismo ang lugar. Ang mga pagtagas na ito ay nangyari sa kanilang exclusive economic zone. Sinabi naman ng Russia na sa pamamagitan ng diplomatic channel, wala silang planong imbitahan ng Moscow sa pagsali sa pagsisiyasat sa tumaga sa Nord Stream. Subalit sinabi mismo ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov
na hindi posibleng magsagawa ng isang objective investigation nang walang paglahok ng Moscow. Samantala, sinabi din mismo ni Maria Zakharova, tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry, na ang hindi pagpayag sa pag-iimbestiga ng may-ari ay nangangahulugan na mayroon silang itinatago. Dagdag niya pa na ang Moscow ay ginigiit ang isang comprehensive at open investigation na kinabibilangan ng mga opisyal ng Russia at Gazprom. Mayroon ding ilang nakababahalang balita para sa sinumang sumabotahe sa mga pipeline na kung saan may layong permanenteng pilayan ng Russia sa pagle-leverage nito laban sa Europa. Sinabi mismo ng Moscow na maaari nilang simulan muli ang pagsupply ng natural gas sa Germany at sa mga kapitbahay nito sa pamamagitan ng mga hindi nasira na section ng Nord Stream 2. Sinabi mismo ng Deputy Prime Minister ng Russia na si Alexander Novak na habang ang Nord Stream 2 ay sinabotahe, ang Moscow ay maaari pa ding magsupply ng gas sa Europa kung yun mismo ang gusto ng mga bansa sa Bloc. Sinabi din mismo ni Novak na ang kanilang pangalawang stream ay nasa maayos na at kung ang legal na decision ay ginawa ng Europa patungkol sa pag-alis ng restriction, naniniwala ako na makapagbibigay ang Russia ng sapat na supply sa pamamagitan ng kanilang pipeline at ito ay gagawin nila sa maikling oras lamang. Habang inaharang ng Europa ang Russia sa mga investigation sa pagsasabotage ng Nord Stream, ang Estados Unidos naman ay nais na lumahok sa inquiry at tulungan ng Europa gamit ang kanilang technology. Iniulat mismo na inaalok ng Washington na gamitin ang kanilang most advanced underwater sound reading capabilities para ma-analyze ang audio recordings mula sa panahon ng pagsabotage. Sa ngayon ng Estados Unidos ang makikinabang sa pagkasira ng Nord Stream at ang Russia naman dito ang madidihado. Subalit, ang Russia ang siyang pinagbawalan sa kanilang pagsisiyasat. Ngayon, ano nga ba talaga ang intention ng EU? Bakit nila hinaharangan ng Russia sa investigation? At tama nga ba talaga ang ginawang pagsosolo ng Germany? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.